pangako namin sa inyo dun sa last video namin na magkakaroon ng heart-to-heart talk sa serye ang baklang to. Dahil so, ano? Energy gap? Anong energy gap? energy gap? Parang mas nalalabot akong haba ng tulog ko. Alright! So, meron kaming pag-uusapan ngayon na sobrang trending na gusto naming itapik ngayon dito sa Heart to Heart Talk namin. So, sobrang trending niya, mas trending pa to sa Tagyawat ni Bianca. Ay, naglalabasan ngayon siya. Tapos ano, atag doon, medyo ano kasi itong topic na to, medyo ano din, atag doon. Actually, medyo ano siya, sensitive siya kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi pa siya talaga masyadong opens kasi nga we are ano Catholic country or Cameroon, pero alam niyo naman kasi ang ano naman namin ang YouTube channel naman namin is for LGBT kasi bakla ako tas mukha siyang bakla. Siyempre hindi lang for LGBTQ, pang lahatan talaga. Oh, correct. Saka ang suot natin ngayon is from Taiwan. Thank you sa aming sponsor. Ganda, diba? Anong-ano para sa topic LGBT. Natin. Kasi nga yun sa Taiwan din naman, siya yung una dito, alam ko lang, ngayon siya dito, una siya dito sa Asia, na nag-allow na may same-sex marriage. Pero hindi yun yung topic. Oo, pero hindi yun yung topic. So dito na tayo sa topic. Ang topic natin ngayon is, agree ka ba na magkaroon ng sariling CR ang bakla, tomboy, bukod sa lalaki at babae na pampalikura. Hindi lang pang bakla tomboy, syempre yung pang LGBT nga kasi may mga trans man, trans woman. Oo, ganon. Yun nga, pang, yun na din yung dahil. Bakla tomboy, ano yung lalagay pa? Hindi kasi sila eh. Ilalagay pa natin yung bisexual? Yun lang yung mga hindi. Sa title ba? O ano? Hindi. Hindi lang sa topic na. Sa topic nga, yun nga yung topic. Ano, nagkakagulo tayo sa topic dahil. Alright! Guys, sa totoo lang ako opinion. Magbibigay natin ako na muna, ng opinion. Si Bianca muna, isang opinion lang at ganyan-ganyan tayo. Alam mo, sa totoo lang, mahirap magsalita dito sa Pinas kasi alam niyo naman, ang tao dito talagang may kanya-kanyang opinion, correct. May kanya-kanyang thoughts, and syempre, kailangan irespeto natin yun kasi hindi naman natin hawak ang mga kaisipan ng bawat Pilipino o ng bawat tao. Pero para sa akin, sa totoo nga lang, yung sobrang pagka-trending niya o pagka-bongga, para sa akin, parang ano na, parang OA na tama naman na may mas ibang mga importanteng bagay pa na mas pagtuunan natin ng pansin. Ito, dahil lang sa pag-ihi, guys. Alam nyo, mahal na mahal ko ang LGBTQ kasi, syempre, ang baklang to. At mukha ka rin naman talagang bakla. Oo, at ako, lagi din ako pagkakamala. Pero, Demi, tanong ako, hindi ka ba napagkakamala kapag pumasok ka sa mga pang-female na palikuran? Hindi ka tinatanong kung transgender ka o pero sanay na ako na tawagin ng baklang babae. Pero yun nga, ano, opinion para magkaroon ng sariling CR. Sa akin, sariling CR ba talaga or ibig sabihin, pag trans woman ka na, pwede ka na sa pang girls na CR. Yun kasi yung parang issue eh. Kasi di ba kaya nagkaroon ng issue, ayaw pa ihiin ko na rin Dun sa pambabae, para magkakaroon sila ng sarili nilang CR. Ganun. Ako sariling CR, syempre why not naman na magkaroon ng sariling CR ang mga LGBTQ, di ba? So kung yun lang yung issue, go ibigay nyo na sariling CR naman. Pero medyo sensitive kasi yung topic, marami tayong dapat i-consider. Pag ang concern is yung sabi nga na mag-iisang CR talaga lahat. Yung para kasing inaano nila equality. Kasi syempre, yun nga, may mga other concerns kasi na kunwari, kung iisang CR, ito, example ka lang at opinion ko lang, sana respect na lang din ha. Don't judge. Kunwari isang CR, tas lahat ng gender, pwede. Ang mahirap kasi, kunwari, ikaw, kunwari, teenager ka, babae, matsempohan na ikaw lang nag-iisa, naiwan sa CR. Tapos, since CR siya ng lahat, tas kunwari, may papasok, lalaki, matanda, ganon, ikaw lang ang tao, then yun parang medyo issue hindi ko siya, na medyo safe. Medyo hindi siya parang safe na kung talagang isang CR lang ang gagawin para sa lahat kasi hindi mo masasabi na tong tao to, 'di ba? Marami na ngayon yung mga bastos talaga, mga manya ko ano, pero sariling CR, go push ako dyan. Oo, lang problema ako naman ano ko dyan. Opinion ko lang dyan is, kung magkakaroon man ng sariling CR yung transgender, saka yung mga tibolibangbang nating mga kapatid dyan, wala naman problema doon. Kaso nga lang, syempre, titingnan muna ng gobyerno ang budget.
Kasi hindi naman lahat ng mga probinsya, like for example sa province, sa city, hindi pa nga siya nag-implement. Ang alam ko lang talaga is sa Quezon City. Oh. Which is that happened pa sa mismo sa Quezon City, sa Araneta Center Mall, doon pa nangyari. So ang ano ko lang dito, opinion ko talaga is okay naman na magkaroon ng sariling CR ang transgender. Why? Kasi considered as ginawa na silang babae. So meron na silang nagpa-opera na talaga sila. Kung hindi man sila nagpa-opera, ang awkward naman na pumunta pa sila doon sa panglalaki kasi na palikura. Kasi yung itsura. First of all, pag tinignan mo sila at pumasok ka doon sa pampalikura ng panlalaki, parang syempre magugulat ka. So syempre yung mga lalaki, papalikuran yun, ano yung ibig sabihin, nakatayo yung trans, di ba? Eh, paano kung wala kang available na pampalikuran na, ano, na yung may pintuan? So hindi talaga siya akma. And then doon sa mga tibolibangbang naman natin, syempre di ba, meron din silang dapat room or meron din silang sariling toilet. Kasi kung ang transgender nga meron, why not sila rin? Kasi equality nga pinapalabas natin. And then dun sa sinasabi naman nilang Firmix, of course, just ko obviously naman, hindi naman talaga yung safe. First of all, paano kung bata, tapos meron din matanda? Kung yung mga lolo't lola nga nababalitaan natin, nire-rape sariling ako. Sariling ama. O ba? Diba? Tapos doon pa maghahalo-halo. So hindi talaga. Ang issue lang talaga dito is bigyan lang talaga ng place at bigyan lang talaga ng sariling CR yung mga transgender at ating mga tibolibangbang. Tapos yung sa lalaki, yung mga bisexual, yung bichuchi, pwede naman yun na umihi ka. Bakit naman ako? Umiihi naman ako sa panlalaki. Wala naman na ano sa akin. Kasi na... De, tsaka siguro iakma na lang din sa private physical part talaga. Hindi, saka sa physical appearance mo. Ay, ako nga, kung baklang-bakla nga ako eh, di ba? Eh, pero syempre, pag nasa labas naman ako, dire-diretso ako. Wala namang problema doon kasi dire-diretso lang naman din ako umihi. Pumasok sa ihian. Wala namang problema doon. So, ganun lang dahil. Ewan nga bakit naging malaking issue ngayon. Correct. Din. Saka sa mga kapatid naman nating mga Becky at sa mga kapatid naman nating mga tibolibangbang, nandiyan, ang laki ng support. Hindi nawawala ang Pilipinas. At sa ngayon, sa panahon ngayon, super open na rin ang Pilipinas. May mga few, so hindi naman natin talaga mapipeace ang lahat. Diba? Pero syempre at least, open na rin ang Pilipinas at sa mga Pilipino sa ganitong mga eksena nangyayari sa atin. Diyos ko. Pero mga Bex, bigyan rin naman natin ng halaga yung talagang male and for female. Kasi minsan din kasi yung mga Beckett, mga tibolibangbang, sumusobra na. Minsan sarili na lang talaga. Yung parang yung tingin nila masyado, yung for equality, sila na lang. Naabuso na rin. So mga bakla, sa sobrang talino kasi ng mga Becky, sa kanilang mga tibolibangbang, nagiging sobrang aggressive, sobrang laki na sila. Ang laki na ng imahinasyon. So ayan mga Becks, yan lang yung comment namin for me and for Bianca. Opinion lang naman yun. Sana don't judge. Don't judge the book by its cover dahil hindi naman kami book at wala rin naman kaming cover. Saka malaki respeto talaga namin kasi part kami doon. So, para syempre ma-earn mo yung respect, kailangan i-respect mo din yung ating. Correct. At dahil dyan, nagtatapos na ang ating heart-to-heart talk. At sunod na tayo natin ay ang Fast Talk! Sige, ikaw. Okay, ang fast talk natin, meron akong kodigo, ha? True love or career? Ang hirap! Bakla, fast talk lang talaga ito. True love or career? For now, sige, career muna. Taray, kung beauty queen ka, ano ang advocacy mo? Beauty queen ako? O kung beauty queen ka, ano ang advocacy mo? Stop abuse. At taray, maitim or maputi? Maputi. Taray, malapot or malabnaw? Malapot kasi pag malabnaw, baka umano na sa iba. Taray! At ito ang last, what makes you sexy? What makes me sexy is my confidence. Ah, tama! Okay, lakas ikaw na! Meron din ako, di ko siyempre. Diba? Sige, go! Kaya na niya to. Gabe, maputi, mabango. Mabango! Yeah, siyempre. Asin o paminta? Paminta, yung durog! Huling beses ka nakipag-ano? Kahapon! Nandito ako! Kahapon! Pera o pag-ibig? Pag-ibig! Meron naman akong pera! Wow! Kasi ako wala akong pera, kaya career! Okay, last. What's better than sex? What's better than sex? Yeah, meron mo mas better. Alam, hirap naman. Meron. What?
your dreams. Aww. Oh, di ba? Tama. So, tulad, tatalos din. Ang fast talk at heart-to-heart talk. Yes. Kung may mga gusto ba kayong i-comment or i-suggest sa mga heart-to-heart talk namin, ilagay nyo lang. Mga gusto nyo pang fast talk. Correct. I-comment down below nyo lang. And thank you very much, mga Bex. Malapit na pala. Malapit na halos nakakalahati na tayo, dahil. Konting-konting na lang. Bibigyan namin kayo. Yes! Yes ko, mga Bex! Thank you kasi, super nag-grow pa rin naman yung channel namin. So, nagdagdagan yung subscribers namin. Yes. Saka maraming views na. Yes. Sobrang dami ng views. Ang dami na ng watch hours. So, malapit na, mga Bex. Huwag kayong uminto. Kapit lang. Sabi ng mga t-shirt. Hanggang dito na lang, mga bakla! Again, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the bell button. Hit the bell button. Para lagi kayo updated sa video sa mga